of the moon, kasi kailangan light coming from the sun, so nakakas sa moon. While kapag nag-lunar eclipse naman, okay, lunar eclipse. Ayan, di ba? Ang concept naman natin ng full moon is kapag ang moon ay nakareceive ng full or 100% illumination coming from the sun, which is actually usually happens during this position. Okay? So, mahirap lang consider kasi dapat. O paano kaya? Tingnan mo yung ano mo, diagram mo. From the Earth, kitang-kita yung moon during solar eclipse. Kasi, alam mo, kasi kung nakakas mo ng moon, nakakas mo yung, natatakpan mo ng moon yung surface mo ng sun. Natatakpan yung moon yung surface mo ng sun? Natatakpan ng moon yung surface mo ng sun. Kaya, analyze mo yung diagram mo na yan. Okay. Solar eclipse. Where's the moon there? The moon is located right here. Diyan. Ako. Kaya yung nangyayari dito, yan, di ba kanito? Ito. Where's the sun? The sun. Yeah. Okay, so the sun casts its light on the Earth. On the Earth. Then, which is bigger? The sun. Between the Earth and the sun is bigger. But between the moon and the Earth, there is so when the sun casts a shadow on the Earth, will there still be light on the moon? Yes. How? Okay. So, ito naman kasi, this is the last part of the question. Magsusunod muna ko yung last part kasi connected to you. Okay, pero sagutin mo muna yung tanong ko. Will there be a light that will be cast on the moon when the Earth is between the sun and the moon? Yes, ma'am. It is still possible. Is it possible? How? It is still possible in terms of, kasi nga, diba, there are times na, sige, kung nasa last pagbigyan, hindi na natin mamay. Tapos si CJ, kung unang bago ako eh. Aba, kung si CJ. Kahit na si CJ yun, you should have an idea of how it is done, how it is being projected there on the screen. So, kapag solar eclipse, yeah. Okay, the duration of the solar eclipse usually happens only every 18 months and only lasts for a few minutes. So, mabilisan lang yung factor ng duration palagi na solar eclipse. Unlike kapag lunar eclipse, it usually lasts during hours. Mas marami naman ang solar eclipse as compared sa nangyayari lunar eclipse. So, how is it possible? So, dito na kayo papasok. Yung isa pang concept. So, because the moon still is relative to the eclipse. So, hindi palagi, ito yung reason kung bakit ang eclipses is napaka-rare nangyari unlike sa ibang cycles of the sun and the moon. So, this, di ba naman sa inyo ba? Okay, kagaya na diba last year, 2016, March ba yun? Is di ba magkaroon ng solar partial sun, para solar eclipse in the Philippines? Alala niyo mo ba yun last year? Yan ang mga reset of the 4-year and just second nun. So, yun, kagaya na. Meron nangyari ng eclipses nun. Tapos, after very long period of time na ulit nangyari yan. Ang pinaka-reason na nangyari ng eclipses ngayon ay sa ibang lugar naman, sa United States. So, around this year din yun. And twice a year, the lunar orbit. So, dito ngayon nagkakaroon ng possibility na magkaroon ng eclipse. And this twice, possibility na yun, that is what we call the eclipse season. So, this is the diagram. Ayan. For example, okay, we have four locations right here with where the Earth is revolving around the sun. So, okay, for example, point A. So, sa medyo eclipses are possible. Bakit? Kasi dito, sa unang part, okay, nandito yung location ng moon ay ang moon. Okay? And then, sorry. Diba naman sa inyo, alam mo yung dapat natin i-consider para magkaroon ng eclipse. Dapat, sa location ng sun and Earth. Straight line. O kaya ito, sa ilan sa
How about this one? Sabi sa point B, parang ako. Sa point B sabi, this is impossible. Okay. Diba kaya ito? Una, dito sa point, in this point, ako na dito sa point ito yung muna sa other. So, ano rin mo? Sorry, please. Kasi, yung muna sa kapita na lang, muna, ay nag-turn sa kanang sun. Well, dapat niya na, dito naman, nagkakala na, yun ay this. Bakit? Parang depende lang rin yun sa duration na pag-ibig lang ay yung sa pag-align ng sun ng moon at ng earth. So, yun po yung hindi yun na ito. Hindi yun ang sagot. Pero yun po. Ito, magaling na. So, magaling na rin yun sa... It's not the answer. So, yes, it is still possible. Pero depende na kung wherein the moon is revolving around the earth and it again is positioned between the sun and the earth. There is a time that the moon is between the sun and the earth. Ang tanong doon ay bakit hindi nga nagkakaroon ng eclipses every month kung ganun talaga ang movement. The answer is given by you that it is not always aligned due to the ecliptic seasons of the moon because the earth is moving in an eclipse. But my question is, when will this lunar eclipse occur? On what phase of the moon will these eclipses occur? The lunar eclipse, at what phase of the moon? The solar eclipse, at what phase of the moon will these eclipses be possible? So yung solar eclipse, pwede ito mangyari during hindi pwedeng mangyari na hindi sagot yung pwede. So, it is a must that there is an answer to this. So, a solar eclipse usually happens during the new moon phase, while a lunar eclipse usually happens during a full moon phase. Alright, show it to us by means of your diagram on the first portion. That is very important questions about the eclipses. Okay.
nasaan yung position ng moon na baka sa iyo? Full moon. Wala. Kaya ang new moon. On the other side, dahil nasa Earth